going down like the Titanic. Hello mga kachuchu! Kumusta naman kayo? Nakita niyo ang alaga? Kahit na cute tong alaga. Ang pangalan niya ay si Fudgy. 9 months na siya. 9 months na si Fudgy, pero 7 months pa lang siya sa akin. 2 months siya nung in-adopt ko. Hindi pala talaga biro ang mag-alaga ng shitzu. Medyo mahirap at magastos. Mahirap sa case ko kasi hindi ko kasi nasanay si Fudgy sa cage. Actually, lagi ko siyang kasama. Ayaw niya nang walang kasama. So, parang buong oras ko napunta na kay Fudgy. Sa ngayon, jobless kasi ako. Kaya okay lang sa akin na maalagaan ko siya. Magastos pala talaga din ang mag-alaga ng shitzu. Dahil ang daming pangangailangan ng mga shitzu. Hindi pa nga ako masyadong ganun kagarbo, pero yung ibang nakikita ko sa YouTube, sa Facebook na ibang nag-aalaga ng shitzu, grabe yung mga pangangailangan ng shitzu na binibili nila. Ako medyo tinitipid-tipid ko pa na hindi masiguro masyadong kailangan, hindi ko binibili. So, papakita ko lang yung mga ilang sa mga nabili ko, pero dahil 9 months na nga, dahil 7 months na nga sa akin si Fudgy, ito lang yung mga mapapakita ko sa inyo. Pero marami na ako mga nabili na yung iba na wala na, yung iba mga nakatabi lang, hindi ko na alam kung saan napatabi. Ito lang yung mga nahagilap ko na ipapakita ko. Yung iba, ginagamit niya. Ito. Ito yung kauna-unahan kong nabili. Medyo excited pa ako na. So, unang punta ko sa tindahan, sa pet shop. So, naka 1,000 plus yata ako ng mga binili, mga kung ano-ano. So, eto, actually, 7 months na to. Unfortunately, hindi niya to nagustuhan. Ayaw niya. Isa pa lang, hindi na niya nagustuhan ng amoy. Kasi medyo strong ang amoy niya eh. Sobrang amoy beef talaga siya. Hindi niya gusto. Tapos medyo matigas para sa puppy. Hindi niya kayang i-chew. So, dito siya. Naubos na lang to sa kakatry namin. Yung iba na napatapon. Kakatry namin. Pero ang bango niya. Ang bango. Naman siyang beef cubes. Ayan. So, siguro yung mga malalaking aso, kaya to. Hanggang ngayon, tinatry ko pa rin ibigay sa kanya. Pero ayaw pa rin niya. Hindi pa rin niya nagustuhan. So, eto. Sayang to. Loss. Ano to? 150 bili ko to. Nakikita ko sa Shopee, 125 to. 150 ang bili ko dito dun sa shop. Ganun talaga. And then, meron pa akong isang binili. Ito. Naubos na. Pang ilang bili ko na rin to. Ito ang masasabi ko. Medyo pricey kasi kukunti naman ang laman. Makabili ka nito ng 50 pesos na pinakamura sa Shopee. Pero sa mga tindahan, 75 pesos to. Kasi sa Shopee, kailangan mo syempre magbayad pa ng shipping fee, which is kung isa lang ang bibilhin mo, sa tindahan ka na bibili. Sleeky. Ang flavor nito, chicken. Favorite na treat ni Fudgy. Pag nakita na niya to, sit agad siya. Nagawa agad siya ng treat niya na shake hand. Kahit di mo pa yung utusan, behave na agad siya. Chicken flavor. Ito yung isa sa mga favorite na chicken at liver flavor. Ayaw niya nung merong isa yung
cheese flavor, hindi niya masyadong gusto yun. Tsaka beef flavor. Tingin ko hindi siya masyado sa mga beef flavor. Ayaw niya kasi medyo strong yung lasa kasi ng mga beef flavor. Tapos, bumili din ako nito. Ito, kailan ko lang ito nabili. Ano ba pronunciation? Ayozi. Kaya ako naman siya binili noon ng ganito kasi may nabili akong isa na Ayozi naka-pouch siya na para siyang meatloaf. Kala ko pareho nito, hindi pala. Masyado palang creamy ito. Parang meatloaf na gustong-gusto niya as in kinakain niya talaga nung hindi siya makakain. Nagkasakit kasi siya or tsaka nung dinala ko siya sa pinag-groom ko, medyo nanghina. Nanibago yata. Parang na-trauma siguro kasi first time niya. Hindi siya makakain ng dog food. Yung dry. So, buti na lang binili ko siya noon. Yung salmon flavor din. Salmon flavor na parang meatloaf. Ang bango-bango niya. Sobrang bango. So, nag-decide ako, sabi ko na patry ko nga siya ng mga wet food. Try ko. Bumili ako ng eto, salmon flavor and beef flavor. Yung beef flavor, binuksan ko pero nasayang lang. Natapong ko yung iba, pinakain ko sa pusa. Kasi hindi niya gusto. Hindi talaga siguro siya mahilig sa beef flavor. So, natatakot din akong buksan to. Baka mamaya hindi niya kainin. Hindi niya kainin. So, tinatry ko lang ibenta. Baka may makabili. Makagusto. Baka may makagusto. Try ko ibenta. Bili ko dito. 75 pesos. This is 75 pesos. Bili ko dito. May expired pa naman siya sa 2023. And then, eto. Bumili ako nito. Sa manok to eh. Betrasin Gold. Magaling siya sa yung nagkasakit sa 5G. Magaling. Magaling to. Natimpla ko. Dapat tama lang yung timpla mo kasi baka ma-overdose. Magkaroon ng mga internal bleeding. May ano na din siya. Vitamin A, vitamin B12, and probiotics. Kasi nagkasakit siya. Tingin ko yung sakit niya is distemper. Kasi meron siya mga signs and symptoms na distemper. Ayaw niyang uminom ng tubig, nagmumuta siya, hindi siya makakain, ayaw niya talagang kumain. Ayaw niyang uminom, hindi ko alam yung gagawin ko sa kanya noong time na yun. Kasi nanghihina na siya, lagi lang siya nakahiga, hindi siya natahol. Naka-survive siya dahil dito. Tinimplahan ko ng konti lang, medyo na panood ko dito kasi sa YouTube na ito yung ginagamot nila. Sabi nung babae sa YouTube, medyo mapait daw to. Hindi ko naman tinikman. Pero tingin ko nga kasi yung amoy niya. So, ang ginawa ko, tinimpla ko siya sa gatas. Konting gatas lang para may lasa lang, matal, tsaka asukal. At freezer ko, parang ice cream style. Ay, salamat at kinain din niya. Kinakain niya, unti-unti. Yun, kinakain ko siya nito ng mga, pinainom ko siya nito. Pero matapang to ha, unti lang. Disclaimer lang, hindi po ako bet. Nag-ano lang din po ako sa mga experience ng iba at na-experience ko naman. At effective naman siya. Effective para sa aso ko. Tingin ko naman, hindi naman ganun kalaki yung damage niya kung hindi siya magiging effective. Basta tama lang yung timpla nyo. Ayun, mga dalawang beses ko lang siyang pinakain nung tinimpla ko. Grabe, naging niya agad yung ano niya. Yung dating lakas niya. Napakain ko na siya unti-unti. Salamat dito sa Betrasin Gold. Isa pa sa mga binili ko, bago lang din po. Medyo namumroblem kasi ako ngayon sa tick and fleas niya. Hindi ko alam. Hindi ko naman siya masyadong ginagala sa labas. Lalabas ko lang siya pag pupuk and iihe.
Siguro dahil may mga pusa din dito sa amin na nakapaligid. Tapos sanay siya nung lalagay ko lang siya ng leash, tinitali ko dun sa may tapat ng pintuan namin. Yung mga pusa namin medyo gala. Siguro nahuhulog yung mga tick and fleas nila. So ayun lang nga. Bumili ako nito para i-try. Pero di pa rin effective. Ang dami ko nang na-try. Ganun pa rin. Hindi rin nawawala. Next time, tatry ko Spectra kasi yun talaga maraming review na magaling talaga na namamatay ang mga kuto. Pero kasi itong Tickbuster, may mga polvo pa akong binili. Sabon daw, na magaling daw yung sabon na yun, yung shampoo na yun. Tinry ko, wala. Nabalik pa rin talaga yung kuto niya. Minsan hindi pa namamatay ang kuto eh. Wala pa rin epekto. Mas effective pa minsan yung ano, baking soda. Baking soda, itip na mo sa tubig. Although, nabalik pa rin yung kuto niya, pero matagal. Matagal. Pag siguro medyo nawala na yung effect ng baking soda sa kanya. Like 3 days. May makikita kang ilan-ilan. Pero ngayon, hindi ko alam bakit dumadami yung kuto niya ngayon sa ulo. Katatanggal ko lang. Nakita ko meron na naman. May gumagapang. So, next time, try ko. Order ako yung Spectra. At sasabihin ko sa inyo kung effective siya. Totoo. Tingnan natin kung totoo yung mga sinasabi sa YouTube na mga taong nila. Okay? So, paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Next time na lang ulit. Medyo mahina kasi ang boses ko kasi. Gabi na kasi matutulog na. Mapakita ko muna si Paji sa inyo. Ang aking Pajiji ay sleeping. Pero bubuhatin ko siya. Ang Pajiji ko, say hi to camera. Di ko lang, ayun na yun ang camera. Say, Pajiji ko. Ang cute niyan. Ang Pajiji ko. Ang cute niyan. Di ko lang, sorry, hindi na kapaistorbohin. Ay, chichichichichichichichich. Natapon. Ano na po? Sige po, paalam na. Sa uulitin. Bye!